Hindi lang mga tao kundi pati mga hayop, apektado rin ang matinding init. Sa Lawag City, ilang manok at isda na ang nangamatay dahil sa mainit na panahon. Kinailangan pang gamitan ng bentilador ang mga manok para makahinga. Dahil sa mga dagdag gastos na ito, kaya naman nagmamahal ang presyo ng manok. My report, si Chino Gaston. Sa tindi ng init sa Lawag, Ilocos Norte, maraming manok daw ang di makakain at nanghihina na. Para hindi mainitan, pinututukan naman sila ng isang malaking electric fan. Noong magsimula raw kasi ang tag-init, linggo-linggo daw ay may namamatay na mga manok sa farm na ito. Walang sweat gland sa mga manok kaya hirap ang mga ito kontrolin ang temperatura ng kanilang katawan. Maraming namamatay na manok kaya maglagay kami ng blower para malamig. Pero dagdag gastos daw sa kuryente ang bentilador na isa sa mga dahilan kung ba't nagmahal ngayon ang presyo ng manok. Namomroblema rin ang mga mangingisda sa lugar dahil araw-araw may mga namamatay na tilapia at malaga sa palaisda ngayong mainit ang ibabaw ng tubig. Umabot na raw sa 10,000 piso ang paggalugi ng mga palaisdaan. Sa isang poultry at hog farm sa Angat, Bulacan, mahigpit ang hakbang para hindi magkasakit ang mga alaga. At ngayong tag-init, payo ng isang hog expert farmer, yaking kumpleto ang supply ng maiinom na tubig ng manok at baboy. Maigi rin daw na basain ang bubungan ng mga kulungan kontra heat stress. Babasain lang ang bubong. Pag mainit ang panahon, almost, para sa akin, almost normal lang naman yan. Itong tag-init, ang pag-manage lang dyan is tubig. Paglalagay rin ng tubig para sa mga alagang hayop, ang tip ng National Meat Inspection Service para di mamatay ang alaga. Tulad daw kasi ng tao, kailangan din ng sapat at malinis na tubig ang mga baboy at manok kontra heat stroke. Chino Gaston, GMA News.